Nilalagyan lang siya ng malunggay. Ano po ba yung karaniwang tinatanong nyo kung kayo ay magtatayo ng pandesalan? Kung papansin nyo po sa mga bakery o pandesalan, naggagawa sila ng pandesal ng hapon o ng gabi tapos isinasalang nila kinabukasan pa ng madaling araw. Yun po ay ina-adjust sa dami ng yeast at tubig na nilalagay sa inyong masa. Kapag kaunti po ang yeast na nilagay nyo, mas matagal din po ang pag-alsa ng tinapay. Halimbawa po sa kalahating sako o 12.5 kilograms ng harina, maglalagay lang kayo doon ng 20 grams na yeast na pwedeng tumagal ng 8 oras sa pagpapaalsa. Pero po ito'y depende rin sa temperature ng inyong gawaan. Kapag malamig po, pwede nyo po nga patagalin ang pagpapaalsa. Pero kung mainit po yung gawaan nyo at malakas po yung humidity, mas mabilis po ang inyong pagsasalang o mas mabilis aalsa yung tinapay nyo kahit kaunti yung nilagay nyo yeast. Yun po ay mapapractice nyo, malalaman nyo yung timing ng pagsasalang overtime na gumagawa kayo. Kaya po ito ay praktisan talaga sa paggagawa ng pandesal. Ito po yung malunggay na kinuha namin sa aming taniman. Kung wala naman po kayong malunggay, meron pong nabibiling ready-made na dried malunggay. Nagkakahalaga po yun ng 500 to 600 per kilo. Napakarami na po nun, napakaraming sakong harina na po ang malalagyan nyo nun kung ganun ang bibilin nyo. Dahil ito pong malunggay na ito, marami po siyang tingnan pero po pag natuyo nyo at na-powder nyo, maunti lang din po ang kakalabasan nito. Kaya po pag bumili kayo ng dried malunggay na na-powder, marami na po yun. Kapag ka nahimay-himay nyo na po yung mga dahon, marami pong paraan para siya ituyo. Pwede nyo po siyang ipasok sa oven kapag kakatapos nyo pong magsalang, matutuyo po yun katulad po ng paggagawa ng breadcrumbs. Kapag natuyo na, pwede nyo na po siyang lamasin at magiging powder na po yun. May isa naman po, ito naman po ay yung papatuyuin nyo siya sa kawali o itutusta sa kawali. Kadalasan po, depende po sa gaano kadami ang inyong malunggay, tumatagal po ito ng 8 minutes bago po siya matuyo. Kapag ganito na po, medyo na papowder na po siya pag pinipisil-pisil nyo, malapit na po siyang matusta. Kapag nakita nyo pong tuyong-tuyo na yung mga dahon, madali na po siyang durugin. Kahit po sa kamay o kaya sa food processor, pwede nyo po siyang durugin at magiging powder na po siya. Kapag na-powder nyo na po, mas maganda pong salain para po matanggal yung malalaking parts at saka po yung mga napasamang sanga. Ano po yung kinalabasan ng ginawa nating malunggay kanina? Ganito lamang po kaunti. So ito po yung mga sangkap na gagamitin natin sa paggagawa ng pandesal. Isang kilong harina lamang po ang papakita ko. Tapos dahil napansin ko marami nag-i-struggle sa paghahanap ng lard o ng shortening, mantika ang gagamitin nating fats para sa ating pandesal. Pwede naman yan. Ito yung bread flour o yung tinatawag nilang hard flour. Isang kilo lang. Maglalagay tayo ng yeast, instant dry yeast to. Ito yung hindi nyo na kailangang i-bloom kapag lalagay nyo sa tinapay. Direkta nyo siyang ilalagay. Milk powder, ito yung milk boy. Ito yung binibiling kilo-kilo sa bilihan ng mga baking supply. Ito ay nagkakahalaga lang ng 140 per kilo pero halos kalasyo siya ng ibang magagandang brand na nabibili sa grocery. Haluin lang. Lalagyan natin yung asukal, asin, yung ating vanilla extract. Maglalagay ako nito ng vanilla extract kasi kahit sa pandesal kasi nakakabango siya at saka nakakalinamnam din. Parang nagdadagdag ng tamis pagka kinakain mo yung pandesal. Yung ating tubig, kahit ito isang kilo lang, ganito lang din yung paghahalo kapag maramihan o sako-sako na yung tinitimpla niyo. Walang pinagkaiba, pareho lang.
tulungan natin yung kasukan sa tubig. Tapos, ilalagay natin yung mantika. Tapos, unti-unti nung ihahalo yung tubig para ma-absorb ng harina. Kung gusto nyo mas malinang-lam, pwede kayong maglagay ng margarine sa pandesal o kaya kapag luto na, brushan nyo yung ibabaw para mas masarap. Bawat bakery, bawat pandesal, ang may kanya-kanyang templa ng pandesal. Kung alin yung mas masarap, syempre, yun ang pupuntahan ng tao. Tapos, kapag ka medyo halu-halu na siya, tsaka natin lalagay yung ginawa natin kanina, malunggay powder. Itong ginawa natin malunggay powder, hindi natin ilalahat. Maglalagay lang tayo ng sa isang kilo siguro okay na ang isa't kalahating teaspoon. Marami na yan. Actually, pag dinamihan nyo, mapait din yan, may lasa din yan. Kaya, dahan-dahan lang sa paglalagay ng malunggay. Saka nyo siya masahin. Sa ibang pandesalan, kahit maramihan na, kahit sa usapong, hindi sila gumagamit ng makina. Kasi, kapag ka hindi ka gumamit ng makina at masa sa kamay mong gamit ginagawa nyo, ang pandesal nyo ay malutong ibabaw. Malambot yung loob kapag bagong luto. Pero, kapag ka ganun, mabilis tumigas ang tinapay. Kapag masang kamay, hindi mo siya pwedeng ipagkinabukasan. Hindi mo siya pwedeng ipagdalawang araw. Kasi hindi nyo na siya makakain, parang bato na. Kasi nga po, masang kamay po. Hindi po masang-masa. Kapag kung makina, hindi pa ako gumagamit ang makina sa paggagawa ng tinapay sa mga paral sa akin. Nagkakaigi naman kahit ilang kilo. Kaya lang, yun nga po ang nagiging kalabasan. Kapag lumamig na siya o nalipasan na siya ng isang araw, matigas na siya. Pero po, yun po ang masarap at malinamnan na tinapay. Sa napapansin ko lang po, compared dun sa masa na naluto sa makina. Kapag kami nakita nyo naman po, itong pandesal nyo, malambot naman po na parang monay ang kakalabasan. Depende po kung gano'n kayo ka luto mag-makina o kung gano'n kakinis mo gagawin sa makina. Yan po ay meron ding stages kapagka kayo ay nagmamakina. Pero kung kayo ay baguhan pa lang at nangangarap magtayo ng pandesalan, medyo may kamahalan po ang roller at mga panghalo ng masa, pwede muna kayo magsimula sa masang kamay. Kaya lang po, yun nga, medyo matrabaho kasi lalo na kung isang sako na ang ginagawa niyong pandesal, mapagod. Pero doable po. Marami pong gumagawa nun kahit sa siopaw. Pwede rin kayo magmasa ng kamay kahit ilang kilo o sako na ng harina ang ginagawa niyo. Kaya niyong panginisin po yan. Ito, yung ganitong texture ng inyong masa, pwede na ito, hindi siya masyadong masang-masa. Kapag ka ito iniluto, medyo malutong yung ibabaw niyan. Ikakat na natin, tsaka natin ibabaston. Papahiran natin yung ating working table ng konting margarine para hindi dumikit. Ganun din yung ating masa para hindi madry. Simula tayong mag-cut.
aalis siya ng first rice, hindi po. Kapag katapos mo masahin, magsisimula ka ng ikat ka agad. Tapos, ibabaston nyo na. Una siya ng bahagya. Tapos, kailangan nyo na siyang ibaston. Bakit po binabaston ang pandesal? Ito po ay para hindi magkaroon ng malalaking air bubbles o humpak yung inyong pandesal. Para kapag ka umalsa po siya, tino po yung loob ng inyong pandesal. So, ayan na po yung ating mga binaston. Hindi ko na po napakita kung paano ginagawa yung breadcrumbs. Pero po itong breadcrumbs, ito ay mga lumang tinapay na kapag katapos nyo mag-oven, kapag patay na ang apoy ng oven, kung plano nyo gawing breadcrumbs, ipapasok nyo siya habang wala ng apoy. Ang luluto sa kanya, tirang init ng oven na kayo yung mga lumang tinapay nyo na natuska, tsaka nung pupukupin. Yun po ang ginagamit namin breadcrumbs. Ito po ang ating binasto na ito ay papahinga natin ng 15 minutes. Tinatakpan po yan ng plastic o kahit anong gusto nyong bantakin para po hindi madry. Tsaka po natin siya ikakat ng singkit o pabilog kung anong gusto nyo. So ito, nirest po natin siya ng 30 minutes. Hindi po ito nirest para umansa. Ito po ay nirest lamang para mas mabilis ikat. Kasi po pag nakapagrasando, mas madali siyang i-work. Ng 50 grams ng pandesal. Tapos, ilulubog natin ulit sa breadcrumbs. So, ito na yung ating pandesal na kalublob sa breadcrumbs. Ito ay ginaganito para mas lalong kumapal yung kapit ng breadcrumbs sa pandesal. Tapos, nakahanda na dito yung ating mga tray. Meron na siyang grease. Bago ang lahat dito sa aking gawaan, bago ko magsimulang magmasa, bago ko magsimulang magtimpla, inuuna kong linisin at saka lardan, lahat ng gagamitin kong pan, lahat ng gagamitin kong hulma. Para kapag ka nagtitimpla na ako, para pag naggagawa na ako ng tinapay, dire-diretso na ang timpla ko, hindi yung tsaka pa ako magbabanya ng mga pan. Ititray na natin yung ating mga pandesal, tsaka natin papaansahin. Sa isang pan, maglalagay tayo ng mga nasa 24 pirasong pandesal. So, ito na yung na-try nating pandesal. Papaansahin natin siya ng 2 oras hanggang 3 oras hanggang magdoble yung kanyang size. Kasi nga, ang gusto kong pandesal ay yung medyo malambot. Ayan po, after po ng 2 oras, ito na po yung ating pandesal. Nag-alasahan na po. Pinirihit ko na po yung oven natin para po mamaya-maya isasalang na lang siya. May nakalimutan po pala yata akong idagdag. Marami pong nagtatanong kung bakit hindi ako naglalagay ng bread improver. Kapag ka po kayo ay nasanay magsalang ng salubong at alam nyo po kung kailan sasalang, hindi nyo na po kailangan maglagay nun. Maaaring i-leave out nyo na siya.